Hi guys, ikukwento ko po kung paano pa ang work na stay out. For the meantime, itutour ko muna kayo kung ano yung mga napapagdaanan kong mga ito lugar. Yung mosque nila dito sa Turkey. Ayan yung mosque nila. Iba-ibang forma. Kung ano yung pinagdadaanan ko para makita niya habang papunta ako sa work. Sabado ngayon, kaya yung time ko maaga. Walang pasahero. Ayan, flag nila. Dito na ako bababa, guys. Kukuha na naman ako ng isang sasakyan papunta sa work. Sasakay ako ng double deck na bus papunta sa trabaho ko. Ito. Kailangan kong magmadali kasi alas 8 nasa work na ako dapat. Mga kasamang pasahero. Abi, borda? Okay. Tip lang po, kung may biyahe kayo, lalo na pag summer, magdala kayo ng something na maaamoy, like ammonia, ganun. Kasi sobra talagang, hindi naman sa nanlalait ako, pero talagang malakas ang power, yung amoy nila, yung kilikili power. Talagang minsan hindi sila nagdadala ng, nagpumagamit ng deodorant, kaya tip ko lang din, talagang magdala kayo ng kalimutan ko ng tawag yung inaamoy. Yung inaamoy para hindi kayo mahilo. May hilo kayo talaga sa amoy. Lipat ako ng upuan, hindi ko kaya. Isang bus stop bago ako baba, kailangan bumaba na ako, naka-ready na ako para hindi ako malate pagbaba. Kasi dito, segundo na ang bababa. Gelen yol sokak. Sayın yolcularımız, lütfen kapı önlerinde durmayınız. Boşluklara doğru ilerleyiniz. Dapat naka-ready na akong bababa. Ito yung kasama kong bababa. Kasi kung papetik-petik ka, iiwan ka ng bus or may hindi ka makababa. Kailangan naka-ready ka na bago ka bago darating ang bus stop. Kasi segundo lang ang pagbaba at saka pag-unload ng pasahero. Hindi ka tulad sa atin na ay nako, abutin ng siyam-syam. Kaya dito minsan alam mo yung oras ang biyahe. Kung ilan ang makukonsume mo pag-work ka. Pag pumunta ka ng work, alam mo yung oras na makukonsume mo dahil sa yung sistema dito. Unload tsaka pagbaba ng pasahero at pag-antay ng pasahero, may oras. Ayan guys, tatawid na naman ako at lalakarin ko ng 15 minutes. Bago ko marating ang work ko.
ganun talaga ang stay out, guys. Maglalakad ka, hahanapin mo yung bahay ng amo bago ka makapag-work. Patayin ko muna doon, guys, kasi 15 minutes yung lalakarin. Kaya, i-video ko na lang pagdating na ako doon. Ito yung pharmacy nila. Sarado pa. Katunayan na talaga maaga ako pag Saturday, Sunday. Or Friday, Saturday. Ito naman yung parang 7-Eleven sa atin. Migros. Bilihan naman ng beauty products. Malayo-layo pa ako konti. Ito yung pinagtatrabahoan ko, guys, dun sa taas. Ito. Sa fourth floor ako. Kailangan talaga magmadali ka. Ganun ang stay out. Ayun, makakapasok na ako sa gate. Dito sa fourth floor. Dito na ako, guys. May tiwala yung amo sa akin kaya binigay sa akin yung susi. Pagdating sa bahay ng amo, guys, or magbisita man kayo sa bahay ng kaibigan nyo dito na Turkish, unang-unang gagawin ay ang paghugas ng kamay. Yan talaga ang rules dito. Hugas talaga ng kamay. Ayan, kapag bagong dating ka, kailangan maghugas ka ng kamay. Yun ang rules. Ito, paplansyahin ko mamaya habang may ginagawa. Naglalaba ako. Pagkatapos dito, mamablansya na ako. At pagkatapos nagpa-planchahin ko yan, magsasampay pa ako. So, ito yung pagkain ko, guys. Isang toast. Umaga. Kape. Ayan, pagkatapos ko magkape, guys, o hindi pa naubos, magpiprepare naman ako ng lulutuin. Ito yung tawag nilang fasulye or baguio beans. Luluto ko yan siya mamaya, i-ready ko lang. Kapag stay out ka, madali ang ginagawa mo. Madalian talaga kasi yung oras. Habang nagluluto ka, kailangan ko ng mamblansya. Habang namamblansya, naglalaba ka yung mga iba nilang ginamit or pinagbihisan. Ganun ang stay out or work abroad.
Oh, ayan pa yung mga paplantsahin ko. Oh, nakasampay pa. Marami pa akong paplantsahin. Ayan guys, nasa ano na ako. Pauwi na ako. Anong oras na? Ganun talaga ang stay out, mga kapatid. Sasakay na naman ako papuntang mahapon na yan ha. Maliwanag lang kasi ang summer dito. Late na kapag lumulubog ang araw pag summer. Kaya tingnan mo, mga 7 na, 7:30 na. Pero maliwanag pa. Ayan, pababa na ako guys. Papunta na ako sa amin. 1 hour din ang travel. Mga 8:30 na yata, 8. Ganun. Kung hihingin nyo ang opinion ko kung maganda ba ang stay out, maganda naman ang stay out kasi yung time nyo, mas marami ang pahinga. Kasi pag 7 or 8, pauwi na kayo. 9 or 10, magpapahinga na kayo. Kumpara sa nasa andiyan diyan papunta na ako sa amin, andito na ako sa amin. Ayan. Dito na ang bahay ko. Medyo gabi na, ayan. Ayun. Kapag stay out kasi guys, ang oras ng trabaho mo, gigising ka lang nang maaga, bibiyahe. Tapos pagdating mo sa work, anong oras ka na matatapos, tsabog-tsabog talaga or talagang madalian ang trabaho. Pagkatapos mo umuwi, magpahinga ka na. Pero ang gastusin kasi, mas magastos ang stay out kasi minsan sa'yo ang pamasahe, minsan naman sa amo ang pamasahe. Itutor ko lang kayo sa yung palibot lang ng tinitirhan ko. Ayan. Magastos ang stay out. Gulat ako dun. Mahangin kasi. Magastos ang stay out kasi sa'yo ang pamasahe, minsan sa amo. Tapos ang pagkain mo, sa'yo. Ikaw ang magluluto. Kung sa stay-in naman, ang pagkain ng amo, pagkain mo rin. Minsan naman, walang pagkain. Pero mas maganda pa rin ang stay-in kumpara sa akin. Kung mas maganda rin ang stay-in, ang sahod, mas maganda ang sahod ng stay-in. Minsan naman, ang stay-out, binabarat nila kasi stay-out ka nga. May mga kagandahan naman at may mga hindi naman okay. Magandang stay out. Comfortable ka sa oras mo. Kung meron kang gagawin, maganda din naman yung stay in. Mas makatipid ka sa gastusin. Ayun guys, sana may matutunan kayo kung anong work abroad, ang stay in tsaka stay out. Stay in sa'yo lahat. Hanggang sa pagtulog ng amo, gising ka pa. Hanggang minsan alas 11 ng gabi, gising ka pa. Whereas ang stay out, 8 o'clock, makakauwi ka na. O nasa bahay ka na kung malapit. Ayan guys, see you next time. Mag-comment lang kayo kung anong iba-vlog ko. Thank you. See you guys. Bye.